nakaisa kami, nakapag-resolve kami ng isang problema na hinihingi po sa amin. Amen. Good evening, Sister Lenlen. Good evening, Sister Amy. Sorry to keep you waiting. Medyo madami lang na napag-usapan. Ayan. So, good evening. Okay, simula na tayo. Ngayon ay, ano ba date na yun? April 23. Nako. Kahapon, birthday ng mami ko. Mami niyo po. Ilang taon na po siya kung nabubuhay siya? 93 when she went to be with the Lord. 93 po siya. Opo. Wow, talaga parang mahaba ang buhay niya, tita. Blessed kayo. Speaking of a mahabang buhay, meron akong question, no? Naka-experience ba kayo na mabinyag or nagpabinyag ba kayo ng anak? Yan. Ano ang mga experiences nyo? No? Paano nyo ito isinagawa? Parang ganun. Anong kwento sa'yo ng magulang mo nang bininyagan ka ng bata? Or na-experience mo bilang magulang, nagpabinyag ka ng anak? Anybody? Ikaw, Tita Pastor ako. Sige po, Sister Pepper. Ako, Pastor, kasi nung kasal kami ni Brother Ben, umpisa pa lang ako Christian. Mm-hmm. Tapos, nung umuwi siya galing Saudi, nagbakasyon, nagtatalo kami kasi gusto ko magbinyagan si Tay sa Catholic. Kasi nandun pa rin yung sa Catholic. Siya naman, hindi kailangan madedicate. Eh, di ko naman intindihan kung ano yung salitang dedication. Mm-hmm. Yo, kaya dedicate si Faith. Pero sabi ko, bakit dedicate? Gusto ko pabinyagan din sa Catholic. Mm-hmm. Eh wala. Hindi ako manalo. Kasi hindi na pabinyagan si Faith. Hindi si Faith na pabinyagan. Oh, siya pala dedicate, yun nun. Dedication lang siya. Dedicate siya. Okay. How about you, Tita Amy? Nagpabinyag ka ba sa Katoliko? How about yung mga anak mo? Ay, mga anak ko, oo. Pilipino. Pareho sila. Dalawang anak ko na parang parehong nabinyagan. Nagkatay ng elipon. Parang ano eh. Para maging ano daw? Ang tawag na? Para maging Kristiyano. Mm-hmm. Yan. Ano mga rason? Bakit kailangan binyagan? Ano sinabi sa inyong rason? Naalala ko siya na magkasakit. Mga ganun. Wala namang ano, para ganun lang, para maging ganap na Kristiyano, ganun. Mm-hmm. Mm-hmm. Para magkaroon ng pangalawang magulang, ganun. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Kalimutan ko na sa tagal. Yeah. How about you, Tita Elvie? Ano po, sa ano po, dedication po sila. Ah, dedication na. Christian na kayo. Dedication na sila. Dedication na po sila nung... Kasi ano, nung... Ano po, Christiano na po kami nun eh. Christian na. Mm-hmm. How about you, Tita Fe? Iba kasi yung sitwasyon mo eh. Hindi ka katumpo dati. Lahat kami, Pastor, dedication na. Dedication na. Dedication na. Kayo, Brother Bong, anong naging ano nyo? Nabinyagan ba kayo? O si Karen ba? Christian na ba kayo no? Nung ano na? Pinanganak siya? Nabinyagan siya, Pastor. Dito na bale. Sa Katoliko? Hindi. Hindi pa sa Katoliko. Una sa Baptist. Okay. Dedication yan, Baptist. Si Pastor Kainglet na dito sa Napoli. No, si Pastor Kainglet, dinedicate niya or bininyagan niya? Binyag talaga. So baby pa si Karen. Oh, kasi yan ang pag-uusapan natin mamaya eh. Alam niyo ba? Kahit ako nagulat ako dito eh. Ang denomination natin nagbibinyag ng baby.
ang dedication pastor. No, yung Nazarene. Ang Nazarene, nagbibinyag ng baby para Katoliko. Until now, pastor? Until now po, until. Mababasa nyo sa ano, sa ating mamaya, babasa natin. So, nung unang-una ko na nabasa, nagulat din ako nung pinakal namin to, no? Nagulat din ako po. Lang child na Nazarene. Mamaya, alamin natin kung bakit. Okay? So, sino pa din natanong ko? Si Sister Lenlen. Ikaw, Sister Lenlen. Ang experience mo, binyag, dedication. Sister Lenlen. Ayan, sige, balikan natin si Sister Lenlen. Okay, may papa... May papakita ako sa inyo. Okay, ko lang ang screen. No. I have to put water. Ah. Ayan, nababasa niyo lahat. Kaya adjust niyo po ba sa inyong screen? Patitin. So number, ano na tayo? Number 12. Baptism. Tapos, suffer. Divine healing. Second coming of Christ. Resurrection, judgment. Yeah. Testament. So, yun. Isin muna. Makikipasa po, Sister Pepot. Nababasa niya po, Sister Pepot? Ay, Pastor, ano, babasahin? Yung baptism? Apo, babasahin po. Okay, no. Constitutional changes adopted by the 2017 General Assembly are in the process of ratification with the District Assemblies at the time of printing, where changes are being made, words in italics are new words, and words in brackets are words being deleted. Mm-hmm. So merong mga changes on 2017. Okay, pakibasa muna po itong highlighted. Sige po. Sina, Pastor? Ikaw po. Ako pa rin? Apa. Okay. We believe that Christian baptism commanded by our Lord is a sacrament signifying acceptance of the benefits of the atonement of Jesus Christ to be administered to believers and declarative of their faith in Jesus Christ as their Savior and full purpose of obedience in holiness and righteousness. Mm-hmm. So starting dito, no, kasi this pertains to what we believe, no, as Nazarenes, no. Sinabi kanina, binasa ni Tita, ni Sister Pepot, we believe na tayo mga Kristiyano, no, we believe that Christian baptism, kasi madaming klase ng baptism. Yeah. Ang religion, nagbabaptize din sila. Diba? At pag sinabi kasing baptism, ang implikasyon kaagad, lalo na sa kulturang Pilipino, nagpalit ka na ng religion. Diba? Napapansin niyo, unang tanong, uy, nagsisimba ka na pala sa iglesia? Uy, nagsisimba ka pala sa Mormons? Nabaptize ka na ba dyan? Parang yun yung seal the deal, eh. Nakuha niyo? Parang talagang na-convert ka na kasi nagpabaptize ka na. Okay, mayroon naman sasagot sa'yo. Ay, hindi pa ako nababaptize eh. Ah, pwede ka pang umalis kasi hindi ka pa nababaptize. Yun ba taga implication nun? Ano? Kung bakit, kung tatanungin mo. Sabi dito, we believe that Christian baptism commanded by our Lord. So this is a command. Naka po natin, ibig sabihin, ito ay inuutos ng Panginoon. Ang tanong, hindi ka ba pupunta sa langit kung hindi ka na-baptized? Hindi requirement to go to heaven. But it is a commandment. Nakuha natin. Kasi, kawa, yung magnanakaw sa katabi ni Kristo, hindi naman yun bumaba at nagpa-baptize muna. Di ba? Pagkatanggap niya, namatay siya. Namatay din si Kristo. Di ba? Sabi niya, I'll see you in paradise. Walang baptism na nangyari. So this is not a requirement for salvation, but this is a commandment. Okay? So, yes, maring hindi mo nagawa,
pupunta ka ng langit. Pero if it is a commandment, you have the opportunity to do it and you didn't do it, it is also saying na you disobeyed the commandment of God. Yeah, parang ganun. Actually, it is a sacrament, sabi dito, signifying acceptance and the benefits of the atonement of Jesus Christ. Ayan. So, familiar naman po tayo sa word na sacrament, no? Sa Tagalog, sacramento. Sacramento. Di ba? Kaya nga yung ano yun? Capital ng California ay Sacramento. Kasi alam niyo naman, Katoliko, California, Mexico, Spanish, di ba? So, ang tinawag doon sa capital, Sacramento. So, saan galing yung Sacramento na yun? Base yung word na sacrament sa, ano, sa, alam mo ito? Base yung word na sacrament doon sa seven sacraments ng Katoliko. Naalala niyo ba yun? Yung seven sacraments ng Katoliko? Sige nga, magbigay kayo ng mga example ng seven sacraments ng Katoliko. Yes, baptism. Ano pa? Isa. Sige. Communion. Ano pa? Communion. Communion. Very good. Sino yun? Si Sister Lenlen. Talagang, ito dapat mataas ang grade nito sa anis eh. Sa recitation. Sige, nakakadalawa na po. Seven sacraments. Ano pa? Confession. Confession. Very good. Very good. Very good. Confession. Ano kasama pa? Pa doon ang marriage, Pastor? Yes, very good. Marriage. Marriage. Ano pa? Yung sinasampal. Confirmation. Confirmation. Very confirmation. Good. Confirmation. Ano pa? Ah, oh, ba. Pastor, extreme unction. Ano pa? Extreme unction. Ano po 'yan? Ano po yung extreme unction? Yung sa mga patay. Ah, okay. Yes. Tama. Kasama 'yon, yung pagdadasal sa patay para pumunta hindi, sa langit. Pastor, yung ibe-bless ang patay. Ay. Oh, kaya dinadala yung mga patay sa simbahan kasi binabasa nila. Uh-huh. Yeah, tama. Sakramento 'yon kasi naalala niyo yung si Rizal, yung tatay niya. Hindi inilibing sa mga resimenteryo ng Katoliko. Ah, hindi pala si Rizal. Sa Noli Metangere, si Crisostomo Ibarra. So, yun yung sinamaan ng loob niya kasi Katoliko sila eh. Katoliko sila. So, hindi binasbasan yung last rite bilang patay na Katoliko. Ano pa? Ayun pong mas. Mas, hindi siya part ng sakramento. Hindi po siya. Pero ano siya, vital siya, no? Doon sa Catholic system. Ano pa? So sinabi niyo, baptism, confirmation, confession, confession, marriage, ano pa yung sinabi niyo? Penance. Ano pa? Penance. Penance na? Sacrament of penance. Pagka Lenten season po? Yung nag-ampas. Sacrifice. Parang hindi ata sa kasama. Parang hindi. Hindi rin siya. Penance after ng confession. Yung nag-aabagi ng Maria at ama namin na marami. Oo, kung ilang Hail Mary ka, yun ang penance. Eh. Penance yun? Parang parusa, gano'n. No? Well, I'm not sure. I think di siya kasama eh. Ang naalala kong kasama, communion. Eucharist. Holy Eucharist. Yes, tsaka yung mamamatay na nga tapos i-anoint mo. Yung mga ganun. Tsaka marriage at tsaka dun sa mga magpapare, sacrament din ng ordination. Nag-gets niyo? Anointing of the sick. Yun, no nga, yung mamamatay, may sakit, yun, sacrament yun. So, kayo pala yung extreme unction. Sa mga binanggit natin yon bilang protestante tayo kasi, di ba, nag-protest tayo sa Katoliko.
Ano yung tinangay natin, na dinala natin, kinuha natin? Baptism. Baptism. Saka? Saka? Marriage, Pastor? Yes. But, communion. Yes, communion. No. Kasi lahat naman kinakasal eh. Pero ibig ko sabihin, hindi natin, kasi bakit hindi natin kinonsider na sacrament ang marriage in a sense na required na pagdaanan ng tao? Kasi hindi naman lahat kinakasal. Tama natin. Baga, parang dito kasi, what makes you a Christian? You must go under sa seven sacraments, no? Whatever. Pero sa atin naman kasi, may kinakasal, may hindi, may divorce, merong, parang gano'n. Pero anyway, ang pinakadalawa na prominente na parehas na kinuha natin ay baptism at saka na isa, yung communion. Communion, yung Eucharist na tinatawag. No? So, yan yung ginagawa natin every first Sunday, yung communion or Eucharist, at tayo ay nagpapaptized. No? Pero ibang klase yung baptism natin eh. Kasi yung baptism natin, ibinibigay natin sa tao na nakakaintindi na ng Panginoon. Diba? Nakakilala na siya. Tinanggap niya bilang Panginoon tagapagligtas. Pero dito, meron siyang kasi sa Katoliko, alam naman natin 'yon, bata binibinyagan, no? Pero sa mga Protestante, ang binibinyagan yung nakakaintindi na mga 7 years old pataas, no. Pero sa Church of the Nazarene, they adopted, no, yung sa Catholic system. Mamaya pag-usapan natin. So, tuloy lang muna natin dito. Sabi dito, ito ay sakramento. It's a sacrament signifying acceptance of the benefits. No? Tinatanggap mo yung mga benepisyo ng atonement. Naalala niyo yung pinag-usapan natin? Atonement at one-ment. Pinag-isa ang Diyos at saka tayo. So may benefits tayo doon. Atonement natin kay Jesus. Bumalik na tayo sa Kanya. Pinatawad na tayo. Sabi dito, to be administered, ibinibigay sa mga believers, no? At mga nagdeklara ng kanilang faith kay Jesus Christ na siya ang Savior. And full purpose of obedience in holiness and righteousness. Ibig sabihin, hindi ito pinilit. Okay, so mali yung bago mo ligawan yung anak ko, magpabaptize ka muna. No? Biro mo, nagpabaptize lang para ligawan yung anak mo. Mali naman yun, di ba? Kumbaga, nagpabaptize ka dahil gusto mo. Dahil kumbaga gusto mo siya, gusto mong gawin. Ano 'yun? Alam niyo 'yun, parang ganoon. So, next sentence basahin natin. Sige po, Sister Amy, kayo na pong bumasa. Baptism being a symbol of the new covenant, young children may be baptized upon request of parents or guardians who shall give assurance for them of necessary Christian training. Okay, ito yung controversial, ano? Kasi ako po, lumaki po kasi ako sa isang Kristiyanong simbahan na isa sa mga itinuro ay hindi tayo nagbabaptize ng bata. Kasi basically, hindi naiintindihan ng baby yung kanyang pinapasok, yung baptism. Alam mo yun? So hindi natin pina-practice, no. Ngayon paglipat ko dito sa Church of the Nazarene, iba yung kanilang standpoint, no. They took yung standpoint but they explain it further, no. Sabi dito sa binasa ni Sister Amy, ang baptism daw ay isang simbolo ng bagong tipan, bagong agreement, no, bagong kumbaga pagkakasunduan ng inyong Panginoon. Simbolo siya, no. At dito sabi, young children may be baptized. Oh, parang sa Katoliko, ibig sabihin pwedeng bagong silang, 1 year old or ano, no, or pwedeng 6 years old, 5 years old, basta young children, no. Upon request
of parents or God or guardians, no, na Kristiyano, nakuha natin, who shall give assurance of them of necessary Christian training. Okay. Maybe ako. Halimbawa, si Christine. Buntis siya ngayon. Congratulations. So, lumabas na yung baby ni Pastor Teen. Tapos, nag-decide siya na bibinyagan. Okay, baby. No? So, pwede bang binyagan or dedication lang? Or pwede bang both? Lumalabas sa sinasabi, sa Articles of Faith natin, pwede siyang i-baptize kung gusto ng parent, pwede rin siyang i-dedicate. Or pwede siyang i-baptize and dedicate. Kasi, basta, ang nag-request, yung magulang himself or herself at saka yung guardian, no, na ina-assure nila na ang batang ito ay palalakihin sa Christian faith. Okay? Mali yung aliwanag po ba? So, dito, sa susunod na sentence, basahin natin. Dito muna. Ayan. Makikipasa po, Tita LV. Baptism may be administered by sprinkling, pouring, or immersion according to the choice of the applicant and incorporation into the body of Christ. Okay. Okay. Ang word na baptism or baptizo ay galing sa sinaunang salita or Greek word na submersion, no, or inilulubog. Okay? So ibig sabihin ang from the word itself, inilulubog. So naging practice natin ng mga Protestante na inilulubog natin. Minsan sabihin pa natin, pali naman yung ginagawa ng mga Katoliko kasi winiwisikan lang nila sa ulo, di ba? Or dinadampian lang, ni-sprinkle lang, parang ano. So parang mali naman yun, no? Parang ganun. Pero ito, nakasulat dito sa ating Articles of Faith, ha? Pwede daw i-administer by sprinkling or wisik-wisik, buhusan, or ilubog yung bata according sa choice ng applicant. Sino yung applicant? Hindi yung bata. Kasi wala naman siya alam dali. Pagulang. No? And incorporation into the body of Christ. Okay? So, sige. Tanungin ko muna kayo. Ano ang posisyon niyo dito? Nagulat ba kayo na ang church natin ay nagbabaptize ang bata? Yes. Nagulat ako. Nagulat kayo. Nagulat din ako eh. Hindi po ba yung dedication? Iba po ang dedication. Hindi sa dedication. It's hindi dedication to. Baptism talaga to. Baptism, parang sa Katoliko. Parang yung ginawa natin, halimbawa sa isang matanda na tumanggap kay Kristo, binaptize natin. Parehas to ng effect. So, kumbaga, kahit ako, nagulat din ako dito eh. No? Pero ako, wala pa akong na-experience na ibaptize ko. Lahat, hindi ko na mabilang yung na-dedicate kong babies. No? Kay Church of the Nazarene pa o iba o naka-basketball ko lang yung anak niya. Oh, pastor ka ba? Sige, dedicate po tong anak ko. Then I go. Puro dedication yung na-experience ko. Never pa ako na nag-baptize ng baby. Or siguro, kasi tandaan natin yung ating scenario, nagaling tayo sa Pilipinas, iba't ibang faith tayo, nagsama-sama tayo sa Church of the Nazarene. Meron dati sa inyong Katoliko, meron dati sa inyong Baptist, Methodist, Pentecostal, iba-iba. And then when we became Nazarene, we adopted kung ano yung Nazarene. Ngayon, since dati tayong mga Katoliko and we don't practice yung mga practices nila before, so part ito na dala-dala natin. So hindi ko pwedeng i-enforce dahil ito ay gawain ng mga Nazareno dito sa Amerika at sa Europe. We need to understand na iba yung kultura nila at kultura natin. Ngayon, may mali ba doon? Probably not. Kasi tandaan nyo, yung Protestantism galing siya sa Catholic. From the word itself, nag-protest lang tayo
dahil sa mga indulgences na hinihingi nila para ma-save yung tao. Naalala mo ba yung indulgensya? Ma-save yung tao, pagbabayad ka sa pare para ipag-pray ka para mabawasan yung kasalanan mo. Hindi pa nga save, eh. Mababawasan pa lang. So meron isang pare, si Martin Luther, nagprotesta siya na mali yun dahil sabi, only by grace, no, through faith, ikaw masisave. So nagkaroon ng Protestant movement. Tayo yun. Saan galing yung faith natin? Pares pa rin ng Catholic. But this time, tayo lahat nagbabasa, nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Ang Catholic hanggang ngayon, hindi sila ganun ka-open. Usually, forward lang sa kanila kung ano yung dapat nilang maintindihan. Hindi sila ganun ka-interesado. Well, majority, I'm not saying all. Kasi may mga charismatic movement na magagaling na talaga silang mag-interpret ng Biblia. Pero mostly, they just, come, listen to the mass, hear it, absorb it, probably not. It doesn't matter. Kasi that's how I lived before. Kaya alam ko. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi to dahil na-observe ko lang. No, ako mismo, ganun ako. Parang nung Katoliko ako. Pero ito yung isang point na nagulat ako na hindi ko ginagawa for so many years. And now, I have to do it. Kasi Church of the Nazarene ako. The thing is, I don't have to do it if I don't feel like doing it kasi because of you wanna comply. No? But, yun na nga, sa sistema natin, Filipino church tayo, wala namang magpapabaptize talaga sa iyong bata. Alam nyo na kung may lalapit sa'yo, usually dedication. So dito, hindi ko to problema. Pero I'm not saying that this would be a problem with other ethnic groups. Kasi, iba naman yung culture nila. No? Pero pinapaliwanag naman dito kung bakit ginagawa. Okay? Ngayon, tanong ko kayo, bakit kayo nagulat? Ano yung sa palagay nyo? Ano yung tansya nyo dito sa pangyayaring ito? Anybody? Binabaptize sa water, Pastor? Yes. Sprinkling. Ano yun? Emerging from water. Immersion. Pouring. Immersion. Yeah, may choice. May choice yung parent. Kasi ang born, to be born again, kailangan i-emerge sa water, di ba? Well, that would be a position na kumbaga, a commandment by God, but not necessarily a requirement for you to be born again. Ang pagiging born again is it's a process na you accepted Jesus as your personal Lord and Savior. Then that's it. You are born again in spirit, no? Pero isa sa mga manifestations na born again ka, you wanna declare that you're for Jesus. And kaya ka nagpapabaptize, no? Pero dito, hindi natin pinipilit. We allow the Holy Spirit to explain it to people. That's why ang baptism natin, mababa ang occurrence talaga niyan. Eh. Usually, nangyayari yan sa camp or ano, may iba talaga na boom, tinamaan. Sobrang mayon na high in spirit sa Lord. Then they ask the pastor to be baptized. Kasi ang pagkaano ko, inadapt nila yung ano ng teachings ng Nazarene. So part of it is baptism, na emerge ka sa water. Yes, part of it na, well, hindi lang sa Nazarene, lahat ng Protestanting simbahan na kailangan it is the Lord's commandment na for you to be baptized, no? At willingly on your part, you're doing it kasi you want to please the Lord, no? But we don't force people kasi, alam mo yun, parang we always respect yung kanilang decision, ano, na kung di pa nila naiintindihan, let the Holy Spirit explain it to them. Amen. Kasi walang sense kung nagpabaptize ka, kung napilitan ka lang, pero ang linaw-linaw dito sinabi na, kumbaga, naiintindihan mo dapat. Eh lalo na yung bata, babasain mo yun. Wala namang kinalaman yun. So, ang requirement, yung magulang naiintindihan. Kasi palalaki niya in Christian faith. How about the others? Ano sa palagay niya yung baptism sa Nazarene? Nagulat din ba kayo? Ako po, nagulat din. Yes, okay. Bakit? Ano? Yeah. Kasi po, yung nung naging Kristiyano po ako, ang pagkaka-explain nga po sa akin is dapat nakakaintindi na. At saka kasi yung example daw po kasi na nakasulat sa Bible,
when Jesus Christ was baptized, mm-hmm. yung ni John the Baptist, mm-hmm. eh nung ano na siya, nung matanda na siya, nung may, oo, nung may isip na siya, you know, yung ganun. So, mm-hmm. kaya parang sa Christian, nagbabaptize kapag ka, ano na, medyo may isip na yung ano. Yeah, it makes sense. Oh, it makes sense. Naintindihan mo na niya. Naintindihan niya na eh, di ba? Tapos ang role model niya pa si Jesus, no? So wala na tayong issue doon. Lahat tayo naniniwala doon, no? Pero, eh, okay. Kung ganun naman po pala, eh di ano pang diferensya ng dedication sa baptism? Kung, ba't hindi na lang siya pinag-isa? Ang kung ganun din naman pala. Ang dedication is somehow similar, no? Pero iba siya dahil wala siyang involved ng tubig. Pero dito ikaw, lumalabas bilang parent, nagde-decide ka na i-baptize ka na ng law, i-baptize ka na, na ganun ka palang kabata, pinadideclare na sa'yo ng parent mo. Parang gano'n pagkaintindi ko, I might be wrong, ipinadideclare na ng parent mo na sa'yo na kay Kristo ka na kasi palalakihin kita bilang para kay Kristo. Parang gano'n. So, pagka-dedication po, ibig bang sabihin hindi pa sure? Like, actually, ganun din siya, no? Meron lang tong ceremony ng tubig na parang kagaya ng sa Katoliko. Parang gano'n. No, pero, halos parehas lang po yung dedication. Yeah. Ang difference po ng bapti, ang ano lang, may water nga na involved. Pero sa dedication, walang water na involved. Hmm. Yeah. Tama. Kasi hindi mo naman matatanong yung bata eh. Do you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Probably, hanapin ko nga yung ano nito, yung how they do it. Kasi probably they will ask the parents. No? No? Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi to issue sa mga Pinoy kasi walang pupunta sa iyo para magpabaptize. Nakuha mo? Na Pinoy? I'm sure. Ang tagal ko na sa Nazarene, wala pa akong nakitang baby na binaptize. Eh, baka po kasi hindi talaga namin alam na pwede pala. Yun eh, paano kung ngayon na in-explain natin na, oh, pwede. Eh, baka naman magpabaptize na sila instead of dedication. Parang ganun. Well, sa sistema natin, halimbawa, no, magandang question niya, Pastor Tim. Halimbawa, mayroong baby na pinanganak, member natin. Sabi niya, Pastor, naintindihan ko doon sa pinapaliwanag niyo na part of our articles of faith ay baptism na pwedeng i-baptize ang baby. Dati akong Katoliko, I would love to do it. Na ngayon, Nazarene ako. Then we'll do it. Kasi sinasabi ng ating articles of faith na it's possible. Alam, kasi wala kasi tingnan niyo implikasyon. Wala nang talaga tong implikasyon in terms of papahamak ba yung bata o hindi. Alam, yun. Pangalawa, this will not kumbaga this is not a debate of whether we will be saved or not. Alam mo, this is just a ceremony. We're not taking it as a kumbaga, what they call this, we're going back to Catholicism or whatever. No, it's not. Kumbaga, it's just a matter. Kasi kung ang question, are Filipinos are into it? Probably no, kasi we came from Catholicism. If there is a chance na, eh, sige, Nazarene na ako eh. Gayahin ko na yung mga Nazarene na mga Amerikano. Pabaptize na rin ako. I'll do it kasi it's a request. It is a valid request, legit request, and it is part of the articles of faith. Gagawin ko siya. Ano yun? Babaptize ko yung bata. Plus, i-dedicate ko rin. Ako natin. So, ito, laban, ito, issue to ng cultural. Kasi hindi ka sanay. Parang halimbawa, parang ano ito, wala itong pagkakaiba sa dati kang iglesia, hindi ka kumakain ng buwan. Tapos naging Christian. Dineclare mo na under New Testament eh. Kumbaga, hindi na applicable lang law. Parang ganun. So, kakain ka na ng tuguan, lalo na pag may puto. So, ang nangyari ngayon, awkward pa sa'yo kasi matagal mo siyang hindi ginagawa. Ganyan. Pero ang question ba dito, is it morally, spiritually right? Yes. Eh, we will believe it. Kasi sinulat nila yan eh. Di ba? No, pero sabi ko nga sa inyo, 99.99% wala akong na-experience ang ganito. Uh-huh. Wala. Maari lang, alam nyo, nakikita kong senaryo, maaring may gumawa nito, pinanganak na Pinoy na Nazarene, tapos naintindihan niya yung Nazarene system, and then lumaki na siya,
opted na i-baptize yung anak niya, that's a possibility. Ang tatanungin niyo kung i-baptize ko ba? Yes. Wala naman akong binaviolate ng batas. Di ba? Pero for now, wala akong na-experience ngayon. Puro dedication, lahat ng bata. At ako, mas kampante ako sa dedication. I'll be honest. No? Kasi mas parang biblically sound siya, whatever. I don't know. I might be wrong in a sense sa pag-interpret nito. Kasi I'm sure they have a better explanation pagdating dito. Kumbaga, I'm treading into unfamiliar waters pagdating dito. Pero tingnan natin. Kayo ba, tatanungin ko kayo kung nagka-baby kayo ulit. Halimbawa, ikaw, Sister Pepot, kung magka-baby ka ulit. Joke lang. Joke lang. Ninang kami, ninang. Ipapabaptize mo ba, halimbawa? Okay, apo mo, papabaptize mo. Apo na lang. Dedicate din, Pastor. Dedication. How about you, Sister Aunt Amy? Babaptize? Hindi. Hindi ko gagawin. Dedication. Ha? Dedication. Dedication lang ako. Kayo, Tita Elvie? Dedication. Dedication. Pag kami, apo na. Apo. How about you, Sister Lenlen? Dedication. Dedication. How about you, Tita Fe? Tita Fe, nasan? Nakamute. Ayan. Dedication, Pastor. Because binigay ang bata sa akin as a parent, i-dedicate ko rin siya sa Diyos to serve God, you know. Mm-hmm. And ipagdasal din ang parent to give wisdom and teach the word of God as in raising the child. Ganun. Mm-hmm. Dedication. Yeah. How about you, Pastor Tina? Paglabas ng baby boy mo, Baby boy talaga. Ka na. Ako po, kung pwede naman pala ang baptism, i-baptize na. I-baptize niya. Oo. Pwede naman po na eh. Kala ko kasi hindi natin ginagawa eh. And dedication, sabay. Oo, sabay na. Para surbol na surbol. Wala siya pa wala. How about you, Brother Bong? Pag nagka-apo ka na, baptism or dedication? Second pastor, dedication. Ano? Dedication. Dahil si, di ba si John, dinala sa temple for dedication. Tapos nung laki na siya, nagpa-baptize siya kay John the Baptist. Yes. Yeah. Nung umuwi na siya doon. Yeah. Adopt na siya. Yes. Yeah, so, ang option, Brother Bong, dedication sa kanyang apo. Okay. Ang dedication na talaga yung tugtog ah. Pastor Tin, makikibasa to, Pastor Tin. Okay. Ayan. Okay. As participants in the new covenant, young children and the morally innocent may be baptized upon request of parents or guardians. The church shall give assurance of Christian training. Baptism may be administered by sprinkling, pouring, or immersion. So yun lang niya naman. Pero ni-reiterate niya na dapat request ng parents o ng guardians. No? Kasi at yung church din, sinasabi niya dito tayo, yung La Filnas, will give assurance of Christian training doon sa bata. Kasi nag-declare na siya, wala pa siyang kaalam-alam eh. So, binase lang nga. Binis lang yung kanyang approval doon sa approval ng parent. So dapat palakihin siya in a Christian way. Question. May tanong kayo bago tayo pumunta sa Lord's Supper. Medyo tutuhugin na natin na dalawa para aga pa naman eh. May utang ako sa inyo kasi medyo napahaba yung board meeting eh. So, question sa baptism. So, ang tanong ko sa inyo pala, since marami sa inyo opted
na dedication, do you respect yung mga Nazarene? Kasi we're talking about Nazarene na magiging mga anak natin, ha? Na lalaki sila sa simbahan, tapos Nazarene sila, and then nakita nila to, hindi naman pala ako magpabaptize sa baby to. Will you respect that or will you push for dedication? Ayan. Anong pananaw niyo doon? Pastor, ako. Sige po. I will push for dedication kasi kung papabaptize ko yung bata, parang bumabalik ako sa pagka-Catholic. Yun yung ano, no, yung notion, ano. But dito na yun kasi yung intindi natin, yun ang dating, eh, di ba? Pero dito naman i-explain nga na kumbaga, yun nga ni Pastor din, eh, sure ball. Sure ball. Sorry. May tanong din pa po, may follow-up question po pala ako doon. Sige, sige, sige. So, kung kunwari, so nabaptize nga nung sanggol pa lang, no? Hmm. Edi pag tumanda na siya at nagkaroon na siya ng ano ng decision making, pwede naman siyang i-baptize ulit, right? Na yun na yung full immersion, yes. Parang ganon. Yes, yes. Okay, okay. Pwede, pwede. Yeah. Oh, pwede siya. Okay po. Pwede siyang labas ng baby, baptized for the ceremony, sake of ceremony, and you know, assuring na I'm the parent of this baby is assuring God and the church that we will train them in accordance doon sa biblical procedure. Ngayon, dinededicate din namin itong baby na to para sa Lord, blah, blah, blah. And then, after 7 years, lumaki sa simbahan, nakilala niya si Kristo, nag-decide siya na papabaptize siya, it's welcome. Kumbaga, sarado to. Kung may sarado Katoliko, ito sarado na Sareno. Okay po, thank you po. So malinaw na sa atin yung baptism kasi baka magulat kayo na nakakita kayo ng mga Nazarene na nagbabaptize. Pero madalang na madalang ko ito makita, eh. Actually, wala pa ako nakita. So, curious ako maka-witness ito. Hindi ko alam kasi kung paano gagawin din, eh. No? At kaya hindi ako, ano, although wala naman talagang Pinoy na lumalapit sa akin. Birang-birang mangyayari yan. So, unless si Pastor Tin ng anak, sabi niya, papabaptize niya. Okay, basahin natin to. Ayan. Kanina na. Pastor, excuse me, may tanong ako. Sige po. Ang baptism ba, Pastor, pwede pa ulit-ulit? Well, meron kasi mga tao na nagpapabaptay sila sa unang pagkakataon na kasi, halimbawa, meron ako nililigawan sa church. Tapos, hindi ako, sabi niya sa akin, hindi kita pwedeng maging boyfriend kasi sabi ng pastor namin, dapat parehas na Christian ang maging boyfriend namin. Kung ginawa ngayon itong manliligaw, nagpabaptize. Diba? For the sake na maligawan niya yung babae, yun yung kanyang motibo. Tapos, all of a sudden, na for some time, sa fast forward in the future, nakilala niya talaga si Lord. And this time, nagpabaptize siya dahil sa talaga, not because gusto niyang manligaw. Gusto niyang isundin yung commandment ng Panginoon. Kaya that would be the answer to the question na pwede bang dalawang beses, pwedeng tatlo, pwedeng apat, depende kung ganong beses, kung ilang beses mo niloko yung sarili mo. Diba? Pero sa isa kaso ng bata, he or she can always say na I would love to perform another baptism now that I am agreeing with it. Thank you for my parents na binaptize ako. Mm-hmm. I just want to seal the deal to for myself na ako mismo yung sumunod. Kasi nung una, sumunod yung parents ko. This time, ako na. So, can that be possible? Yes. Hindi siya tatanggihan ng pastor. Nabawa, yung anak ni Pastor Tin, binaptize natin. Tapos, after 7 years, 10 years, nag-decide siya to accept Jesus. Baptize ulit siya. Hindi siya. Walang problema, eh. Eh, yung anak ko nga, ilang beses pa-baptize, pakakuha lang ng t-shirt, eh.
Kasi pag nagbabaptize kami sa New Hope, may free t-shirt. Para makawas ang t-shirt, pabaptize siya. Tita Fe, makikibasa po. Pastor, maliliit itong mga... Maliliit po. Pastor Kim, makikibasa po. We believe that the memorial and communion supper instituted by our Lord and Savior Jesus Christ is essentially a New Testament sacrament declarative of his sacrificial death, through the merits of which believers have life and salvation and promise of all spiritual blessings in Christ. Okay. Ano yung parenting niyo sa communion or sa Eucharist? Curious lang ako. Anong question? Ano ang pagkakaintindi niyo sa communion or sa Eucharist? Bakit niyo ginagawa 'to nung Katoliko kayo, nung kumikilala kayo, katawan ni Kristo? Amen. Mm. Diba? Bakit niyo ginagawa 'yon? Anong pagkakaintindi niyo? Remembrance, commemorate. Ayan, maganda 'yon. Ang galing na. Sino nagsabi noon? Sister Lenlen. Ayan. Lenlen. Okay, very good, very good. Sabi ni Sister Lenlen, commemorate, to remember. Baga, in memorial, parang gano'n. How about the others? Bakit kayo nagdaan? Ako, Pastor, apagkaintindi ka nung nasa Catholic faith pa. Sige po, mag-communion lang, marinis ka na, pwede ka mag-communion. Yun lang. Pagka po ano? After mag-confession ka, pwede ka mag-communion. Pero hindi sa atin, hindi natin naintindihan bakit tayo nag-communion. Okay, okay, okay. So, ulitin ko lang. Kaya ka nag-communion kasi dahil para luminis ka. Parang malinis ka, kaya pwede ka mag-communion. Yun, nung nasa Catholic faith. Okay, okay, okay. That's interesting. Kaya pagkakunting pagkakamali mo, kunti kahit maliit na kasalanan, hindi ka pwede mag-communion. Kailangan mag-confess ka. Okay, okay, okay. Okay. Nakikita niyo po itong senior ko? Interpretations of the Lord's Supper today. May tatlo pong interpretation na sinasabi. Una, yung transubstantiation. Okay. Sige po, si Sir Lenlen, makikibasa po. Ano ibig sabihin ng transubstantiation? Nabubulol ako. This is that the bread and wine with the consecration of the priest actually becomes the body and blood of Jesus. Mm-hmm. This makes the elements most holy, as they not only represent Jesus, they are Jesus. Ooh, okay. This is the basis of the Eucharist within the creed of the Roman Catholic and Orthodox churches. Thus, believers in this tradition feel that Jesus is right there beside them when they partake of the Mass in Eucharist. Okay, alam niyo ba, kung dati kang Katoliko, paniniwala ng Katoliko hanggang ngayon, no, ay tinatawag na transubstantiation. Oh, ang ibig sabihin na ang bread and wine or juice na tinatanggap mo sa communion ay mismong katawan. Okay, sino sa inyo ang ngayon lang to nalaman? Or nagulat kayo na, yun ba talaga ibig sabihin nun? Anong reaction nyo? Alam ko na yun, Pastor, dati pa. Sinasabi ng pare yun eh. Ito ang katawan ni Kristo. Sino pa sa inyo na, alam niya na to noon pa, na sinasabi, katawan ni Kristo. Kaya di ba, pansin nyo, how they handle it, na napaka, Diyos, pinupunasan pa, di ba? Napansin niyo yung cup, yeah. Tapos pag nalaglag, kailangan subo mo yun. Di, totoo yun. Ang utos sa amin, yung first communion namin,
In case malaglag, dadamputin niyo, susubo niyo kasi katotohanan. Okay. Ano ibig sabihin ng tapasor? Ang paniniwala ba nila literal katawan ni Kristo 'yon? Yes. Parang ganoon, no. Yes. So sino sa inyo ang matagal na itong alam? Sabi ni Sir Amy, matagal niya itong alam, naririnig sa pare. Sino sa inyo ngayon niya lang nalaman to? Na parang, ha? Ano ba? Diba? Parang, totoo ba yan? Parang ganun. No? Ano naman yung, ano, yung consubstantiation? Consubstantiation. May kibasa po, si Sir LV. Consubstantiation. With the consecration of the bread and wine, the wine and bread remain wine and bread, but Jesus Christ's body and blood permeates the elements. Lutheran confession states that Jesus Christ is present in, with, and under. Additionally, many mainline churches, Episcopal, Anglican, Methodist, and perhaps Presbyterian. Okay, question. Anong difference niya doon sa Katoliko? Okay, ang nagpa-practice ng Consubstantiation. Kapampangan, patente na. Pinapractice ng mga Roman Catholic at saka ng mga Orthodox churches like Greek Orthodox, blah, blah, blah. Anong pagkakaiba sa mga pinapractice ng Episcopal, Anglican, ibang Methodist, Presbyterian na consubstantiation? Anong pagkakaiba? Belief. Be specific. That yung sa pangalawa, sa letter C, yung body ni Jesus Christ at saka blood niya permeates or ano po ibig sabihin ng permeates? Flows into. Synonym. It means infused. Flows into or is infused. Yes. Feels, saturates, soaks, yes. Infiltrates, invades. Uh-huh. Or is being absorbed by... Pumapasok, naa-absorb. Yes. 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 Very good, Dita. Buti nandiyan kayo talaga, English teacher namin kayo. Okay. Pumapasok. Tere, Tita, yung sa Katoliko, katawan mismo ni Kristo. Dugo mismo. Yeah. Yeah. Okay. Hindi yan bread, hindi yan juice. Dugo. Literal, literal. Consubstantiation na pinapractice sa Episcopal, Anglican, Methodist, Presbyterian. Bread and juice siya, pero pumapasok yung katawan ni Kristo. Tama po? Yeah. Yes. Okay. Tingnan natin sa number yung sa memorial. Ano naman ang difference niya? Silent na kita po. Means that the bread and cup are symbols of the blood and the body of Jesus Christ. They are taken to remember Jesus' sacrificial death and his new covenant. Present, but it is not necessarily as spiritual as physical. The Church of the Nazarene believes this view. Additionally, baptism now Pentecostal and others. Yes. Okay. So, sabi dito, ito daw pananaw na to, yung bread and cup are symbols of the blood and body. Symbols. Symbols, yes. Diba? Ibig sabihin, taken to remember Jesus' sacrificial death, no? And his new covenant. No, si Jesus is still present, dinawin natin, ano? Still present, but not necessarily a special presence sa pinaniniwalaan ng transub at saka consub. Sa consub. Diba? Ang memorial,
Ang klase ng presence ay spiritual, not physical. Eh, sino-sino daw yung mga gumagawa nito? Tayo, Nazarene. Nurse Nazarene, Baptist, Assembly of God, Congregational, Pentecostal. So, malinaw po? Yes. So, ano ang ginagamit natin? Transab, Consab, Memorial. Memorial. Naalala nyo, pagka nag-ano kami nila, Pastor Bert, anong sinasabi namin? Do this in remembrance. In remembrance para maalala yung sacrifices ng Panginoon. Amen? Eh, Pastor, sinasabi rin ng pari sa kanila. Yeah, totoo. Pastor, yes, sinasabi niya kasi binabasa niya yung sa Luke. Pero hindi yon ang ibig nilang sabihin. Kasi for some reason, naintindihan ni Sister Amy na narinig niya sa pare na ito ay katawan ni Kristo. Diba? Kasi mas literal sila eh. Kasi niya yung ano, the way they store it, meron lock. Diba? Yung mga wine, diba? Pag, minsan na pagtitripa na sa Kristan, iniinom yung mga wine, diba? So, malaki yung punishment kasi nga, eh, dugo ni Jesus yun, di ba? Malo-low blood si Jesus, magkakaroon ng anemia. Dugos na yung ano niya, dugo. Iinom nila yung dugo ni Jesus. So, balikan lang natin tong ano, tong pinag-uusapan natin. Okay? Makikibasa po dito. Ayan. Sino na ang susunod na magbabasa? Okay, Sister Pepot, kayo po. It is distinctively for those who are prepared for reverent appreciation of its significance, and by it they show forth the Lord's death till He come again. It being the communion feast, only those who have faith in Christ and love for the saints should be called to participate therein. Very good. Ang question ko sa inyo ngayon, lahat ba dapat nag-communion? Halimbawa, yes. Ay, hindi. Meron kang in-invite na kaibigan. Tapos he or she doesn't feel like doing it kasi ba, first time niya sa church natin. Alam mo yun, baka kasi para mapalitan ko yung religion ko, ayoko ng ganyan, parang gano'n. So dapat ba i-pressure na din siya mag-communion sa atin? No. Halimbawa, kasi noon, kailan kayo nag-first communion? Anong grade kayo noon? Anong ilang taon? Grade 3, 9 years old. No, so meron sa inyo grade 1. How about the others? Ilang taon kayo? Hindi ko na matanda. Sobrang tagal na. Hindi matanda kung grade 1 o grade 2. Pero, ang tanong ko sa inyo, sa ating mga Kristiyano, meron mga bata, 7 years old, katabi mo, kumuha rin ng element. Kasi sa Katoliko, bawal yun. Pag hindi ka pa nagpa-first communion, hindi ka pwedeng kumuha ng elements, di ba? Hindi ka pwedeng pumila doon. Tatanungin ka pa ng pare, pag pumila ka, ilang taong ka na? Nag-first communion ka na ba? Pag sinabi mong hindi pa, sige, alis ka sa pila. Ganun doon. Sa atin, we allowed it basta naiintindihan ng bata. Di ba na this is in memorial of what Jesus did to us at hindi nila nilalaro. Alam niyo. So sabi dito, in reverent appreciation. Ibig sabihin, may pagpapahalaga, paggalang sa appreciation ng significance kung ba't natin ginagawa. Ano ba significance nun? Ba't natin ginagawa? Memory. Yeah. Nire-remember natin? In memory of what? Christ. What Jesus has done. Yeah. Ano yung ginawa ni Kristo sa atin, yung kanyang pagkamatay at kanyang pagkabuhay muli, di ba? Sabi dito, it's a communion feast. No, kumbaga, kasi supper to eh. You need to understand, hindi naman Skyflakes yung kinain nila kaya uminom sila ng strawberry juice.
alam niyo ba, ang kinain nila dito ay tinapay talaga at saka wine. So kasi yun yung kostumbre nila eh. So, kumbaga, it's a supper, it's a dinner. Kaya nga last supper. Kasi ito yung huling hapunan na magkakasama sila. O tinatawag din na Lord's Supper dahil si Lord mismo ang nag-officiate nito dahil it's a fellowship. Wala tong pinagkaiba sa gagawin natin sa Sunday na birthday celebration, kakain tayo. It's a communion feast, no? During that time. Hindi ito religious something, kumbaga it is something na it's a simple supper na merong magandang meaning. No, kasi it's a preparation na tinasabi niya na ito yung katawan ko. Kumbaga, sinisymbolize niya. Alam niyo yun, parang ganun. So, other faith took it literally. Diba? So, sige. Makikibasa po. Ayan. Sister LD po. Yeah. So, John always says, Mama and John are like the same. Okay. Communion supper instituted by our Lord and Savior Jesus Christ is a sacrament proclaiming his life, sufferings, sacrificial death, resurrection, the hope of his coming again. The Lord's Supper is a means of grace in which Christ is present by the Spirit. Mm-hmm. All are invited to participate by faith in Christ. Mm-hmm. And be renewed in life, salvation, and in unity as the church. All are to come in reverent appreciation of its significance and by it show forth the Lord's death until he comes. Those who have faith in Christ and love for the saints are invited by Christ to participate as often as possible. Mm-hmm. Okay. Maliwanag dito na nasimula ng Panginoon itong hapunan na ito. Diba? It's a sacrament. Diba? We consider this as a sacrament. No? So, we need to understand na part ito ng sakramento na ginawa ng Panginoon. No, the Lord's Supper is a means of grace which Christ is present by the Spirit. Okay, present by the Spirit, hindi siya mismo yung kinakain natin. Okay, malinaw 'yon, hindi tayo zombie. Tapos yanong natin, ano yung nire-remind natin na ano, yun yung sinabi niyo ngayon na nire-remind tayo proclaiming his life, yung sufferings niya, yung sacrificial death niya, yung resurrection and hope na siya ay babalik muli. Ayun, inawin ko lang kapag nagkakaroon tayo ng communion. It is very important, no, na ikaw ay humingi muna ng tawad sa Panginoon. Right? Pagkatapos mo humingi ng tawad, saka mo i-take yung communion, no? Kasi baliwala na i-remember mo yung kanyang mga sacrificial death, yung kanyang suffering, yung kanyang pagmamahal sa iyo, yung baliwala lahat 'yon kung you have no good standing with God. So you need to ask for forgiveness and repent whatever your sins are. Alright? Malinaw ba? Amen. Gusto niyo pang itakil itong divine healing? Maliit lang naman. Para konti na yung pag-uusapan natin. Pastor, question. Sige po, question. Nawala kasi ako eh. Nag-robot yung cellphone. Lumipad ako eh. Paano, Pastor, after na communion natin, yung mga natitira nating elements, di ba pinainom na natin sa mga bata? Ako iniinom po. Pinainom. Ano po? Paano? Eh, naka-ano tayo ah? Naka-disposable tayo. Hindi. In dati. Yung sa Who New Hope. Di ba? Ganun ang ginagawa natin. Ah, hindi ko po ginagawa. Hindi. Hindi. Wala naman kasi. Wala naman kasi. Kasi nga, in memory lang natin nga. It's a ceremony. Ano mo yun? It's a juice is still juice and bread is still yung mga biscuit kinapapak ng mga bata, di ba? Hindi naman that is not being done to disrespect it. In fact, nakakalungkot, itatapon yun, di ba? Yeah, okay. So, hindi naman natin yun atang, hindi naman yun. Alam yung atang?
nilalagay sa mga altar. Hindi naman siya ganun. Hindi yun ang Panginoon natin. Kumbaga. Mm-hmm. We just use it as a symbol. Alam mo yan. We okay. respect it because during that process, we commemorate the Lord. But after the ceremony, at may mga natira, kaysa naman itapon, ipainom sa mga bata. Gusto nila yan. Strawberry. Grape juice yan. Oh, yeah. Okay. Wala namang issue yan. Sa atin, ha? Bari sa iba, pag nakita ng iba, lalo na sa mga kapatid natin Katoliko, baka ma-offend sila. Di ba? Pero siyempre, nasa motibo naman ng puso yan. Okay. Diba? So, alam nyo ba, trivia, alam nyo yung Welch, no? Welch? Yeah, Welch. Welch na grape juice? It's a brand of po. Yan. Alam nyo ba ang trivia? Trivia, ang Welch, no? Ang isa sa, ang isang, ang may-ari ng Welch na nagpasimula nung unang panahon pa. No, matagal na yan eh. As in, panahon pa ng Church of the Nazarene yan. Ay member ng Church of the Nazarene. At ginawa niya ang Welch para sa communion. Oh. Yes. Di ba? Iniinom natin yan, yung Welch. Di ba? Mm-hmm. Oh, kita nyo? Eh, para sa communion lang yan. Eh di lahat ng binili mo sa Ralph's at Bonds ng Welch, eh di hindi naman pwede sa communion lang. Di ba? So, kumbaga, siya mismo, kasi before kasi, ang ginagamit nila ay wine. Eh kung ikaw ay alcoholic, kaabangan mo yung communion kasi may libreng wine. So, ginawa nilang ano, yung Welch juice na Christian at Nazarene din na may-ari. Sorry, yung ginawa ng pare, wine yata talaga yun. Ano? Yun, wine talaga yun. Cognac. Wine talaga. Meron ako itatanong sa iyo, Pastor. Ha? Apo. Dahil napanggit niyo yung ating elements ngayon, maliliit lang sila, small piece of bread. Apo. And then little amount of juice, you know. Juice. Kasi everything is just symbolism, right? Apo. Pero nabanggit niyo kanina na real supper talaga, which means a meal, meal. Yes. Yes. Yeah? So yung bread at that time yung bread nila hindi lang small piece kundi yung yes. pati yung wine yeah talagang meal yes. right apo. And, in our days you know after the death of Jesus Christ whatever we have in the communion is just small piece of bread and little amount of juice just because it is for symbolism right Pastor apo. Mm-hmm. Now thank you very much meron pa doon sa regarding the Lord's Supper, mayroon doon, I don't have my Bible in front of me, but very important yung nabanggit ninyo that before we partake of communion, we have to ask for forgiveness. That is really true. Yes. Yeah, because sabi doon, examine, you know the word examine. Okay. Look in meaning to look into our hearts and then ask for forgiveness. Yes. And then may nakalagay doon na yung mga hindi na imply na yung hindi humingi ng paumanhin sa Diyos na nagkasakit sila, they became weak, meaning na nagkasakit sila. So then it is very important that before we partake of communion we ask for forgiveness. Yes. Right, Pastor? Amen. Yeah. Correct. Please. Correct, yeah. Kita. In fact, i-level up natin ang ating communion, no? Starting next itong May. Hindi lang isang pastor ang mag-officiate ng communion. Sabay-sabay kaming mag-officiate ng communion. Oh, Pastor. Pastor. Gusto ko lang i-ano sa iyo, baka makalimutan ko. Kaya ko na-ano ito, nagbibigay ako ng, kasi tama yung sinasabi ninyo. Kasi, Pastor, meron akong na-attend na mga services kong minsan. Yung pastor na nagbibigay ng, nagko-conduct ng Lord's Supper, hindi malang sasabihin sa congregation yung examine yourself, sabi ganyan, and ask for forgiveness, etc., etc. Basta na lang, after praying, sasabihin na lang, let's partake of the bread and the wine. Which is really, kung minsan,
ano ang feeling ko, Pastor, eh, sabi ko, naku, Lord Jesus. Mm-hmm. Kaya tama kayo, Pastor. Tama talaga yan. What we do, Tita, sa ating simbahan is ikinoconnect natin siya sa preaching. Yes. The last part kasi ng preaching, usually, we give an opportunity to people to accept Jesus Christ as their personal Lord. Yes. Tama, isa pa yan. Apo, pag nag-pray na po ng after praying ng acceptance, then we go to the... Kasi sigurado, umingi na siya ng tawad, di ba? Yes, kasi the Lord's Supper is not for the unbeliever, you know? Yes, yeah. That's right. Yeah. And then if the unbeliever partakes of it, tapos hindi na sa pagsabihan ng taong alam niya, nako, malaking ano yan, bagay. Hindi niya naiintindihan. Dapat naiintindihan mo. Parang yung tithes and offerings po. Meron tayong disclaimer na kung di mo naiintindihan, you're not forced to give. You're still welcome. You're not forced to give. Kasi ang tithes and offering are for those people na naiintindihan yun. Yung blessing na... may nakukuha ka eh. May nakukuha kang blessing doon. Eh. Pero Pastor, frankly speaking, meron akong na-observe na hindi pa nga nabigyan ng pagkakataon na tumanggap kay Lord Jesus, ayaw nagpartake ng Lord's Supper. Talagang kinakabahan ako dyan pagka nakikita kong ganyan. Thank you, Pastor. Apo, thank you rin. Ano, gusto niyang kunin yung ano, divine healing? Maliit lang naman, total, bagay na lang. Oh, okay lang sa inyo. Ipo! Okay, basahin natin. Sino na magbabasa? Brother Bong, di pa inaano. Brother Bong! Special request ka, Brother Bong. Divine healing. Divine healing. Ayan. Hindi lang naman eh. We believe in the Bible. We tell doctrine of divine healing and urge our people to offer the prayer of faith for the healing of the sick. We also believe God heals through the means of medical science. Ayan. So ito ay ano, no? Malaking ano. Thank you, Brother Bong. Pang-announcer yung boses ni Brother Bong. Sa... Bass. Bass ang boses. Maganda. sabi dito, kasi sa panahon ngayon, siyempre, madaming mga Kristiyano, no? In fact, madaming mga Kristiyano. May mga Christian na ayaw nilang pumunta sa doktor o kaya ano, kasi they believe in praying over lang ganun ganyan no. Sabi ito, we believe in the Bible na biblical doctrine of divine healing. Kasi ang dami nating mga healing na nakita na ginawa ni Jesus eh. That's divine healing. Biro magkuha ka ng putik, ilagay mo sa mata. That's divine healing kasi subukan yung gawin ngayon, ma-infect yung mata. O kaya yung babae 12 years nang dumudugo o humawak lang dun sa hem ng garment niya and gumaling. That's divine healing, no? Sabi dito, tayong mga Church of the Nazarene people, we urge our people to offer the prayer of faith for the healing of the sick. Kaya nga ito naman si Pastor Tin nangungulit sa inyo, kapag ka meron kayong sakit, meron kaya na kayong kilalang may sakit, ibato nyo lang yung pangalan. Kami bahala dyan. Itatakbo namin kay Lord yan. Oh, alam nyo ba, may mga pastor na nagkasakit sila, hindi nila pinapaalam na may sakit sila. Alam nyo yun? Kasi ang sabi, ayaw daw nilang ipakita na mahina sila sa tao. Alam nyo, para sa akin, unang-una, bilang pastor, dinideprive ko yung sarili ko ng isang bagay na benefit na ibinibigay ko sa maraming tao. Pero ako, dinideprive ko yung sarili ko. Right? Pangalawa, ang pagtitiwala mo ay nasa sarili mo, wala sa Panginoon. Bakit naisip mo na bababa ang tingin sa'yo ng mga tao dahil mahina katawan mo? Hindi ba dapat maging concerned sila sa'yo at ipanalangin kanila dahil ikaw ang kanilang pastor? Alam niyo po yon na kumbaga, ikaw, biro mo, pinagpipray mo silang lahat pag may sakit sila. Nung ikaw ay may sakit, ayaw mong sabihin na may sakit ka kasi ayaw mong, you don't want to appear na ikaw ay mahina. Pero sa totoo lang, lahat naman tayo mahina. May pagkakataon sa punto ng buhay natin, physically, mahina tayo. Minsan, emotionally, mentally, psychologically, mahina tayo. Pero
kadalasan bilang pastor ikaw yung nananalangin sa mga tao, pero may pagkakataon din na ikaw yung manghihina. Ako nga po, konting sakit o ano pa man, hindi ako nahihiya. Sasabihin ko kagad sa church, pare, pag-pray ako. Kasi bakit ko palalagpasin? Yung napakagandang benefit na yun. Di ba? Ano po ang pananaw niyo doon? You are right, Pastor, because it's just normal for the human body to be weak or sick sometimes. Yes, it's normal. Yes. Yeah. Kasi dati may tumawag sa amin. Taga-ibang bansa sila. Sabi, Pastor, ipag-pray nyo naman tong asawa ko. Sabi ko, walang problema. Pero matanong lang kita, ang laki ng simbahan nyo. Napag-pray na ba kayo ng simbahan nyo? Ayaw kasing ipaalam ni Pastor sa kanyang mga flock dahil, alam nyo, baka mag-alala sila. Eh, ang pag-alala ay isang bagay. Sabi ko nga, di ba mas nakakatakot pag hindi sila nag-alala? Di ba? Sabihin, hindi ka nila mahal bilang pastor, di ba? Pero, alam nyo yun, kumbaga, dinideprive nyo yung sarili nyo. Siyempre, pagpipray sila, pero dinideprive nila yung sarili nila. Nang isang napakalaking benefit na lagi nilang ino-offer sa mga flock nila. Pero sila mismo, ayaw nilang kunin. Eh, di ba lack of faith din yun? Tama po. Ayun, ano sa palagay? Yeah, they should model what they preach. Mm-hmm. They preach divine healing, so they should model it to the congregation, to their flock. Mm-hmm. Yeah. Yeah, that's true. Kasi, ano yun eh, sinasabi, paniwala kayo, panalangin ko kayo, papagalingin kayo ng Diyos. O bakit pagka ikaw na, ayaw mo na magpa-pray? Diba? So, there's something. May pride yun, Pastor. Yes, may pride. Yeah. Hypocrisy. May pride kasi na, kumbaga, at saka you're taking it na parang you are in full control. Kapag mahina ka, itatago mo. Pag malakas ka, naka-flaunt ka. I mean, that's wrong. I mean, ipakita mo rin na mahina ka sa congregation. Ipakita mo yung kahinaan mo para makita nilang tao ka, hindi ka Superman. Sometimes nga, actually not sometimes, but most of the time, the most effective preaching is making yourself as the exhibit A. Yes. Kasi kung wala kang kwento, kumbaga, you must have a lot of fake stories, not fake stories. Okay ba yun eh? Mm-hmm. Kumbaga, paano lalago yung church kung ikaw mismo wala kang fake stories? Di ba? Mm-hmm. Yeah. Sabi dito, we also believe, ito, controversial to, we also believe God heals through means of medical science. Yes. Hindi ako nagsabi niya na Church of the Nazarene. Mm-hmm. God heals through. Kasi naalala ko may simbahan eh, na nagsabi na ano na alam mo yun, ano ba yun? Yung sa Pilipinas din eh. Yung hindi sila nagpapagamot. Ano ba simbahan? Ay, sa Pilipinas yung pastor si Pilipinas yun, si Ronald Remy hindi nagpagamot yun. Madaming simbahan na gano'n na by prayer alone lang talaga, divine healing lang. Na sila naniniwala sa science, na alam yun. Yeah. I mean, di ba, kung titingnan mo, di ba gift din naman from yes. God ang kaalaman magpagaling ng tao? I do believe, Pastor, that God has also given man wisdom through medical science. Mm-hmm. If a person does not have sufficient faith or enough faith to believe that he can be healed by God, you know, then he can resort to medical science. What's wrong with that? Mm-hmm. Because medical science has been breathed, you know, by the Lord. Mm-hmm. And even doctors themselves, sabi, before we operate anybody, we seek the wisdom of God. Yes. Mismo yung nasa college pa ako, Pastor, ganun ang sabi nila. Mm-hmm. Oh, yeah. So, it's not wrong to go to resort to divine healing or kung mahina ang faith mo sa medical science. Correct. Because galing din naman sa Diyos ang medical science. Yep. Mm-hmm. Ginagamit din naman po ng Panginoon ang medical science. Yes. Imagine nyo, kung tayo mga Kristiyano,
hindi tayo maniniwala sa medical science. Madaming Pilipino na nurses at doctors mawawala ng trabaho. Yes. Hindi talaga bigay rin ng Diyos yung pastor eh, ang medical science. At madami pong mga nurses na nagsimba sa simbahan natin. Imagine nyo, sasabihin natin, hindi ka na pwede magsimba dito kasi medical science. Hindi ka maniniwala sa pinaggagawa niyang trabaho niyo. So, ginagamit ngayon. Ginagamit ang Panginoon ng medical science. So, there are some science na practice medicine na hindi naman maka-Diyos, no? Siyempre, binigyan ka rin naman ng Diyos ng discernment. Alam mo yun. Halimbawa, sa issue ng vaccination, kung ang discernment mo ay ito ay magpe-prevent tayo ng sakit, go ahead. Kung ang discernment mo naman ay parang hindi pa naman kasi lumalabas yung mga symptoms or ano, maghintay-hintay muna ako or that's not for me, well, that's your discernment. Alam mo yan, we always, kumbaga, respect each other's decision, discernment. No, we don't debate on that. Di natin hinahati yung simbahan dahil sa kung sino yung nagpa-vaccinate or hindi. Alam mo yun? Bawa, nagpa-vaccinate ka, I respect you. Kaya hindi nagpa-vaccinate, I respect you. Pare-pares pa rin tayong Kristiyano. No? But still, it doesn't change the fact that medical science is a big help sa atin. So imagine nyo, halimbawa, nalaglag ka, tapos na nabiyak yung hita mo. Aray. Hindi ka pupunta ng hospital kasi ililay hands mo lang para magsara. Abay, mahirap yun. Kailangan mo ng medical science at tatahiin ng doktor yan. Habang tinatahi ng doktor, hindi ka sasabihin ng doktor, hindi na kita i-injection na na kasi hindi ka naniniwala sa medical science eh. Pakitiis na lang. But pastor, maganda yung illustration ninyo. Combination yun. Apo. Medical science, halimbawa. Ako, I resort to medical science, let's say. But I also believe that God will help me recuperate fast through the help of medical science. Yes. At saka ang option one po natin, kung meron kang ubo or cancer from simpleng ubo lang o malalang cancer, ang option one palagi natin is, Lord, heal me. Divine healing. I don't have to go to a doctor. Your healing is enough. Alam mo yon? Pero may pagkakataon rin naman na sasabihin sa inyo ng Lord na I will heal you through a doctor. Go to the hospital. I will use that knowledge na gift ko sa inyo so that these doctors will have wisdom. Yeah, will have wisdom or they themselves will be amazed. Yeah. How, it's not possible for medical science for you to be healed, pero but gumaling ka. Alam mo, they themselves na makikilala nila. Sabi nga eh, sometimes miracles happen kasi gusto ng Diyos mag-glorify siya. Amen. Diba? Ito ang sinasabi, Pastor. We combine medical with the things of God, with the supernatural. Apo. You know, sometimes with our discernment. Kung alam natin will ng Diyos yun, punta sa medical, we go there. Or sa divine healing, absolutely yun lang, then we do that. Yeah, we have the discernment really. And both are good. Yes. And in fact po, tita, magkaroon po kami ng problema dyan dati. Yung anak ko, dinala sa ospital at muntik siyang mamatay. No? At sabi nung doctor, pumunta kayo doon sa prayer room, mag-pray na lang kayo. No? Bubutasan na siya dito. No? Si Briel, yung bunso. Bubutasan siya dito sa ano para makahinga. And then we prayed. We were really crying. We never cried. No, the way. Bakit anong nangyari, Pastor? Bigla po siya nag-seizure. Nilalagnat, nag-seizure. Tapos hindi na siya nag-respond. So para na siyang lantang gulay. So sabi ng doctor, in case na makaligtas siya, maaaring maging vegetable siya. Parang ganun. And then we prayed. And then yet, may dumating na mas experience sa doctor sa ER na yon. And then suddenly, bigla na lang hilat. And nakauwi kami that day. Imagine nyo, from the brink of almost dying, tapos that day, nakauwi kayo. Diba, that's a combination
of God's divine healing through medical science. Kasi we believe, kung hindi dumating on sa tamang panahon yung doctor na experience, naputasan na yung bata. Dahil hindi na alam nung gagawin nun na naka-duty. Eh, since duty niya, dumating siya, may ginawa siya, I don't know. Maari talagang Lord na nagbigay ng wisdom sa kanya. Kasi hindi ko na concern eh. Ang concern ko, gumaling yung bata. Hindi ko concern kung paano gagawin mo, di ba? So, gumaling yung bata na nag-respond siya, nag-ano. So, for me, that's divine healing. Ginamit yung medical science. Kasi kung pagpe-pray ko lang naman, alam yun, eh, hindi naman gumagaling. Ilang beses ko na pinag-pray, lalo nagsisissure eh. Kaya tinakbo namin sa Kaiser. And then, God help us. Ngayon, anong effect dun sa doctor? Nakita nila. Testimony. Testimony. Ano mo yun? Sabi niya, I don't know how the Lord healed your daughter. Pero sabi niya, I guess prayer works. Sabi niya ganun. Alam mo yun? So it increases her faith. Yes. Nakuha natin. So it's a combination. Now we must believe in God. We don't believe in medical science, but we believe in God's provision sa medical science. Without God, science is science. Gamit din ng atheist yan. Science din, di ba? Yes. Si Darwin nga, sabi niya, galing tayo sa unggoy. Di ba? Parang naging medium of healing. Yeah, ng medical science. Diyos pa rin. Diyos pa rin. Basta galing sa Diyos, Diyos yan eh. Pero kapag galing sa ibang klase ng science, di ba? Meron nga mga faith healing. Kasi yan, tapos inooperahan ka kunyari, pero meron lang palang hawak na bituka ng manok. Mga ganun. Grabe naman. Yeah, binubunot kunyari sa tiyan mo, no? Binubunot kunyari, makakuha ng ano, stapler. Ayun pala, nasa kamay na, minamagic. Yung ganyan noon. Tapos kunyari, sasara, di ba? Sasara. Walang tahi-tahi yun. Walang ano, binutas kunyari, pero sasara. Tapos pupunas ng alcohol. Ayos na, magaling ka na daw. Naba. That's fake healing. Fake healing. Pastor, kagaya ko, Pastor, di ba? Opo. Oh, 2 weeks na ako nagpapa-pray over sa inyo. Pero ayaw, hindi ako gumaling-galing. So sabi nung anak ko, Mama, magpa-check up ka na. Dahil ko nagpa-pray, hindi ka gumagaling. Oh, di ba, nagpunta ako sa doktor kanina. Negative. Sinwab test ako. Tapos binigyan ako ng antibiotic. Negative. Ayos pa rin. Negative sa COVID. Diyos pa rin. Diyos pa rin. Alin mo na malina. Dahil kung hindi Diyos, kahit na may gamot ka, kung talagang hindi Diyos, ay wala. Iba. Yeah, faith pa rin. Tsaka po, pag may prayer request, kunwari yun nga, may mga surgery, mga ganon, or mga cancer, pag may prayer request tayo natatanggap, nagpo-pray din po natin talaga yung ano, nabigyan yung mga doktor at saka yung wisdom. Si Lord pa rin talaga first and foremost. Yes. So ganun tayo mag-pray sa mga prayer request natin. Meron nga po ako na dinig, sabi nung atheist na scientist, buong buhay niya daw ay ginugol niya para mapatunayan na walang Diyos. Pero bilang isang scientist, sabi niya, the more daw siyang magsaliksik at patunayan ng walang Diyos, lalo lang daw siya nahaharapan sa katotohanan na may Diyos. Sabi niya. kasi may mga bagay na hirap siyang intindihin at hirap siyang maunawaan na ang lagi niya nasasabi ay isang above being lang ang makakagawa nito na beyond sa aking karunungan. No? Pag tinignan niya daw yung langit, bakit daw napakahiwaga? Pag tinignan niya yung dagat, bakit daw napakahiwaga? Meron siyang certain point na pwede niyang explain, pero there's a lot of things na hindi niya ma-explain. The more I get closer to science, prove that I should be away from God, sabi niya, the more I get closer to God. Sabi niya ganun. No? So that's a beautiful statement, di ba? Self-discovery of God. Yeah. Kumbaga, kakalayo, wala, lumutoy siya ng tutuklasan, di ba? Kasi paano mo nga lang papaliwanag yung mga nakikita mo sa buhay, sa mundo, sa alam yon, yung mga milagro, yung mga
di ba? Pastor, may question ako. Apo. Yung paglalagay ng oil pagka pinagpipray mo yung isang may sakit. Apo. Saan po na, saan po nakuha yun? I mean, meron ba sa Bible man yung... Yes, anointing of oil is, anointing of oil actually is a customary, no, pagdating sa mga Diyo. No, pero saan to nang galing? Kasi kapag nagka-anoint sila ng hari, no, they believe na itong oil ay isang symbolism na magfo-flow yung anointing dun sa hari. So ginagamit din ito hindi lang sa pag-anoint ng posisyon, ginagamit din ito sa pag-anoint ng may sakit, pag-anoint ng maraming bagay, no. Kumbaga, it's a symbolism din, no, na that the Lord will flow. Wala namang power yung oil, no. Kumbaga, i-claim, o sige, bumili kayo nito, na bendisyonan na to sa halagang $20 na para kumita. Pero pero ang ito ay symbolism that the Lord's anointing and power will flow through you. We all, sa Old Testament 'yan. Yes, nasa Old Testament. We also do that, no. Kahit nasa New Testament 'yan, remember yung si Martha and si Mary, 'di ba, yung in-anoint niya ng ano ng perfume oil yung paa ni Kristo, parang a symbolism ng kanyang embalming or whatever, no. Kumbaga, oil is it's ano eh, kumbaga it's where blessings will flow eh, parang ganun yung symbolism niya. But it's a symbolism. Again, there's no such special power dun sa oil. It's how we believe, no, it's yung sa symbolism ng ano. Kumbaga, ang power pa din nasa Panginoon. Parang si Peter. Oh. Yung kanyang shadow may tumapat, gumaling. Alam, power yung shadow, yung Panginoon yun. Di ba? Parang si Samson, sabi, pag binutulan ng buhok, manghihina. Di ba? It's a symbolism. Walang power dun sa buhok. Ang power niya, nanggagaling sa Panginoon. Di ba? So, it's the same thing. We do that actually sa church. We anoint people usually after ng service, pag pinagpipray sila, we stop muna kasi because of COVID-19. Pero we practice that tayo po sa Nazarene. Uh-huh. Kahit sa ano, di ba, naalala niyo sa New Hope pagka nag-altar? Oo nga, kaya nga. Kaya may oil kami doon, tapos sinukunasan. Uh-huh. Yeah. Kasi we ayaw lang natin mag-transfer yung ano, kasi pag pinasama yung oil, pupunasan mo isa-isa, so pwedeng magkaroon ng hawaan. So we don't do that muna for probably for the next year, another year siguro, baka hindi pa natin magawa yun. No, kasi para safe tayo lahat. Question? Dami natin pinag-usapan. Eh, Pastor, yung ganun din po kaya kapag ka sa Catholic na, di ba yung parang nagbabasbas yung pare? Mm-hmm. Holy water. O kaya yung holy water na ginaganon natin dun sa lalagyan na malaki? Yung dinidip. Ano? Oo. Sa kanila, iba na naman ang interpretation doon. Ang interpretation sa kanila, literal, yung water ay holy. Holy. So, meron ako. Kapag ka nagbabasbas yung pare, di ba, nag-agawa sila ng pwesto para... Kailangan tumaan ka. Nakita niyo ba sa Facebook? Sa Facebook, ang ginamit ng pare para tamaan lahat. Alam niyo yung... ginagamit sa ano, sa... Tag nito, sa bukid, yung sa may malatay, yung ini-spray. Spray. Meron sa likod na backpack, tapos binobombang ganun, tapos ini-spray. Pagka palaspas, ng palaspas, yung Palm Sunday, kasi dapat mabindisyonan yung palaspas mo, ilalagay mo sa pinto mo yun eh. Eh siyempre, mangangalay naman yung pare, kagaganon, di ba? So, uso ngayon, ini-spray na nila ngayon, no? Kaya hose, di ba? So, Pastor. Apo. Pastor, meron ako idagdag sa doon sa sinabi nyo, apo, yung oil symbolism. Mm-hmm. Diba? Kung magdadasal, tapos naglalagay ng oil, because oil is a symbol of the Holy Spirit. Amen. And it's the Holy Spirit who makes everything happen. Mm-hmm. So, yun. Yeah. So we have that oil of anointing, you know,
representing the Holy Spirit, yeah, who dahil sa lahat ng nangyayari, it is through the Holy Spirit. Yeah, the Holy Spirit works in you. Diba? That's right. I agree with that, Tita. Thank you for your added input. Okay, so nakadalawa tayo, ay nakatatlo tayo ngayon, ha? So dalawa na lang ang ating ano. Excited na kasi akong pumunta dun sa ano, dun sa word for word natin. Gusto, mas gusto ko yun eh, na madaming mapag-uusapan kasi dun, salita ng Diyos talaga yun eh, na kumbaga ano, marirevisit natin yung Bible sabay-sabay. Okay? Oo. So, any more questions, suggestions, or ano, bago tayo manalangin? Nga pala, welcome sa Boracay. Kaya pala naka-sleeveless ka. Sikat ng araw. Sobrang sikat ng araw. Sombrero pa. Kailangan ko habulin yung flight. Meron preaching sa Sunday. Kaya kailangan makabalik ako dyan kagad eh. Anong topic niyo, Pastor, sa linggo? Sa Sunday. Pastor, yung sombrero niyo, Point Loma yan, di ba? Yes, Point Loma. Ano yung N? Nazarene University. Yeah, one of our universities. Kasi isang mapapansin niyo yung mga ano, yung laging merong ano yung nasa si Paul Bida corner, yung hospital, ano bang hospital yun? Si Paul Bida? Yung sa malapit sa church natin doon sa New Hope dati, may malapit doon eh. Holy Cross. Yeah. Ano yun? Ano siya? Presbyterian ano ba yun? Presbyterian yung, Church. Presbyterian Hospital. Hospital, di ba? May mga denominations, ang focus nila, hospitals. Alam niyo yun? May mga denominations, ang focus naman nila is paggawa ng bahay. Mga ganun. Mm-hmm. Alam niyo ba, ang focus ng denomination natin is to establish many universities. Oh. Kaya isa tayo sa mga denominations na madaming universities at colleges. Kaya para makabalik tayo, Pastor, sa Point Loma, no? Yes, mabalik tayo sa Point Loma. Dadalhin ko kayo lahat doon at tayo magkakaroon ng tour. Itutur ko kayo sa Point Loma. Yan. Si Kled, itutur niya kayo. Alma mater niya yun. Saka dalawang retreat kami doon eh, sa New Hope. Yes. Sana makapag-retreat din tayo doon. Pero ang target kong retreat, unang retreat natin, gusto ko sana sa ano, sa The Oaks kasi mas komportable doon eh. Saan po? Sa The Oaks. Dito sa may relay. Pero binisita ko siya, ano, sarado pa. So, magbukas doon. Yeah. So, pagka nag-retreat tayo, nako, napakasaya. Sigurado. Mahaba-haba ang chikahan natin dahil magpupuyat tayo doon, kakachika. So. Point Loma eh. Dali na yung dagat, yung likod. Ang maganda lang sa Point Loma, Point Loma, dagat talaga. Talaga? Yeah, dagat talaga. Kaya ang tawag sa ano doon, Seminar by the Sea. Yung inatin na ng mga pastor. Yan. Nakatin kami noon, kami nila Pastor Bert, magkakasama kami sa, may pabahay sila doon eh. Tulog kami doon tatlong araw. Doon na rin yung binyag, oh. Doon na rin po yung binyag baptism of water. Oh, yeah. Pwede. Doon na rin. Lahat ang binyag. Yeah. Lahat ng gusto magpa-baptize, yeah. May pa-baptize natin. Kita kayo baptize na, dublog ulit. Saka eat all you can ng food doon, eh. Sarap pagkain nila. Bibigyan ka ng card, parang ATM, tapos sa swipe mo lang, kakain ka na kakain. Kaya nun. Eh, excited na ako. Yun ang nilulook forward. May prepared na teaching na ako. Sobrang excited. Prepared na yung teaching ko para dun sa ano na yun, sa retreat natin yun. So, eh, basta mag-ayos lang tong COVID. Baka within the year, madali natin. Kasi lilipad ako eh. Okay. Apo, sa Pilipinas po? Uwi kayong Pinas? Hindi po, Canada. Ah, Canada lang. Lapit lang. Canada. Malapit lang. Okay. Pray na tayo.
Sige. Sinong magpapa ano? Mr. Pepot, kayo na. Pepot, kayo na mag-close ng prayer. Let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this Bible study tonight. Thank you, Lord. At naliwanagan po kami about baptism, divine healing, and communion, Last Supper. Sacrament. At naliwanagan po kami sa mga dapat naming malaman about our articles, oh Lord. Thank you, Lord. And we believe, oh Lord, na mas naintindihan namin about communion. Important, Lord, suffer, oh Lord. Thank you, Lord. And we pray, Lord, na you will continue to bless us more with more wisdom and knowledge, oh Lord. Thank you, Lord, for tonight. Bless each and every one of the families, oh Lord, na nag-represent dito sa aming Bible study. Kayo din po lahat ng members ng aming church. Continue to keep us safe, oh Lord, from this COVID, oh Lord. Kung sino man po may mga sakit sa church namin, Lord, we pray, Lord, that you will heal them, oh Lord. Mm-hmm. Po, Lord, sa lahat ng mga members namin na magpapavaccine sa Monday sa this foundation, Lord. Believe, Lord, na it will help us, oh Lord, prevent us from this virus, oh Lord. Thank you, Lord, for tonight. Keep us safe, oh Lord. And we pray, Lord, na as we sleep, you will be with us. You will hug us, oh Lord, with your love. And you will be with us. And we will give you, oh Lord, a good morning tomorrow, oh Lord. And we pray also our prayer breakfast tomorrow, oh Lord. We pray for you. Amen. Amen. Ayan. Oh, ano, picture muna tayo. Picture. Ayan. Sa first Sunday natin, ayan, oh, bili lang po si Pastor Burke at saka si Pastor Tino. Meron silang uniform. So, pag nagkakasal ako, ito yung suot ko palagi. Pero sa sacrament natin ng Eucharist, so, ang mag-officiate kaming tatlo. Tapos naka-uniform kami. Naks, di ba? Para maintindihan ng tao yung importance ng sacrament na to. Okay? Tatlo kayo sa taas, o, Pastor? Tatlo kami, oo po. Yan, para matrain din namin si Pastor Tim para pag matanda na kami ni Pastor Bert, although mga 35 lang naman kami. So, so ano, yung mga susunod na sa atin ni Reddy. Okay, picture-picture tayo. Ayan, nawala na si Sister Lynn. Okay, 1, 2, 3, and smile. And okay. Night. Night. Don't forget your, ano, your potluck on Sunday. Sunday. Birthday Sunday tayo, ha? Para masaya. Patiin natin yung mga may birthday. Okay, God bless. Okay. Bye. Good night. Good night.